So what's up guys, no? Nandito tayo ngayon sa Kappa Starlock. So today, wala pa tayo masyadong tulog. So gawa tayo ng vlog. And yung magiging vlog natin ngayon is kay Mojo 200. Ayan si Mojo 200 natin mga ka-rider. Yung topic natin ngayon sa content natin is magpapalit tayo ng regulator kay Mojo 200 mga ka-rider. A few inches later. So yun nga yung magiging topic natin ngayon dito kay Mojo 200 is magpapalit tayo ng regulator. And kasi napansin ko dito sa Mojo 200 ko mag 3 years na siya. And medyo parang mahina na siya mag-charge. And then nung kinalag ko siya mga ka-rider is alam ko naman na normal lang na umiinit yung regulator ng motor. Pero parang abnormal yung sobrang init niya. Yung tipong pagmakan mo siya sobrang init niya na talaga. And sabi ng mga mekaniko sa mga tropa ko, hindi daw normal yun, sira na. Hindi na nagli-limit or wala nang limit yung charging niya. So makakasira yun ng battery. And then especially pag stock Mojo 200 mga ka-rider, pag di nyo pa pina-wiring, hindi siya battery. Meron akong binili dito. Ayan. So ito yung binili natin. At mukhang hinihika na naman yung isang aso natin. And ito. And bumili tayo na regulator. So hindi naman siya mahal. Sakto lang. Siguro nasa sa ibang lugar worth 300 plus to. Pero ito nakuha ko lang to 250 dito sa Kapas. Ayan. So nagtanong ako kung meron pang mas mahal sila. And sabi nila wala na, ito lang meron sila since na kailangan ko na palitan. So yun, ito na lang yung pinili ko. Ayan. So ito siya. So ganit tsura ng regulator natin mga ka-rider. Ayan. Pili natin para makita natin yung loob. Ayan. Esensya na kung medyo magalaw yung video natin, wala tayong stand. So ito siya guys. As you can see, sa ibang motor, 4 pins lang talaga. Blanco yung dalawa sa gitna. Normal lang yan. Pero sa Mojo 200 talaga guys, 4 pin, 4 plus 1 siya. Yun yung sinasabi nating 4 plus 1. So, yun yung mangyayari dito. Itong nahihiwalay na isang wire, papunta to. Ito yung sa ilaw natin, mga ka-rider. Operated sa mga ilaw. So, ayun. So much better na agapan natin bago lumaki pa yung sira or dumami pa yung sira. So ayun mga rider, umpisa na natin. Kakalagin ko na, tatanggalin ko na yung mga flarings para magkaroon na tayo ng access sa ating regulator. In 3, 2, 1. Ta-da! So ayun na siya mga rider. Ayan. So nakalag na natin yung tangke at mga side covers ni Mojo 200. And madali lang hanapin dito yung regulator ni Mojo 200 mga ka-rider. As you can see, tingin kayo from the top and downwards dito sa left side. Ayan. So nakalagay lang yung regulator dito sa part na to. Ito siya. So yan po yung regulator natin guys. At may dalawang tornilyo po siya dito, tig-isa. And sa regulator, itong ano, sa stock ni Mojo 200, as I've said, 4 wires plus 1. And ito siya. And yung purpose nito daw is sa mga ilaw. So sa mga naka Mojo 200 dyan, alam ninyo to. Pag stock Mojo 200, hindi siya battery operated yung mga ilaw ninyo. Nakadepende sa engine power. So yun ang ano mga ka-rider, tanggalin na natin yung regulator natin at ikabit na natin yung bago nating bili. Ito. So yan. So ito. Ikabit na natin to sa ating Mojo 200 para all set na tayo. So, gamit lang tayo ng size 8 na T-wrench para matanggal natin to guys. Ayun, medyo matigas. Ayan, natin yan. Okay, so ilang peras na ito mga rider. Ayan, na. Andan yung isang kapit. Ayan, gusto na yan. Ayan, gusto siya. Ito na siya mga rider. And, may cable tayo po siya dito.
wait lang, tanggalin natin para matanggal natin ng maayos yung ayan. And then next, tanggalin nyo lang yung plug na to guys, yung connection from regulator, itong socket na to ayan. And then ito, so ito na, natanggal na natin yung stock na regulator ni Mojo 200 mga ka-rider. So yun naman mga ka-rider, pag compare natin, so ito yung stock, ito yung stock may mga gas-gas, ito yung bago natin, and ito siya. So you can see parang medyo maliit yung ikakabit natin, pero wala eh, ganyan talaga eh, kaysa bumili tayo sa kasa. And may mga review dito yung mga Mojo 200 users, napapangitan sila sa stock na regulator ni Mojo 200 kasi sobrang lakas daw mag-charge nito at nakakasira daw or mapupundi agad yung ilaw niyo sa headlight. Ayan. So, ito. Ito yung bago natin. So, sa bigat, parang parehas lang. Ayan. Parang mas malaki dito sa loob o sa gitna ng stock. Mas payat dito yung sa ikakabit nating bago. Ayan. So, check naman natin yung wires. Ayan. Same colors lang. Ayan. Check lang natin, double check. Make sure na parehas na parehas. Same colors guys. So, dito sa left, ayan o. Green, yellow. Green, yellow. Dapat yung plug parehas na kaganyan na. And then, pink. And then, red. Okay. Then, ito yung sa ilaw. Ayan. Nung nalaman ko to guys na medyo sira na siya. Dapat kasi warm lang to pag umiinit eh. Hindi siya masyado dapat umiinit. Pero nung kinalag ko siya dati, nung hinawakan namin, sobrang init. Parang mapapasok ka talaga guys. So, sabi nga nila baka sira na or wala nang hindi na naglilimit yung pag-charge niya at pwede pang masira yung battery at yung mga ilaw ko. So, ken, pinalitan ko na siya ng bago. So, speaking of headlight, a few minutes later. So, yun na nga no, guys. So, speaking sa headlight, yun nga nasabi ko pala kanina. So, dati pala, hindi natin yung stock headlight ko. Ayan. So, meron tayong tropa na mekaniko. Special shout out kay Mingoy. And then tinulungan niya tayo magkaroon ng replacement and tatanggalin ko na 'tong mga 'to, guys. Dahil di na natin kailangan mga ilaw na 'yan kasi dati pundido. And ngayon okay na siya. Okay, umaandar na yung high and low natin. Meron pala akong kinabit na headlight dyan, which is yung pang gremlin. Parang mas nagagandaan pa rin ang ko tingnan pag, ayun nga, pag stock headlight pa rin si Mojo 200. So, naghanap talaga ako ng replacement na pang stock headlight pa rin ni Mojo. So, ayun, tinanggal ko yung pang gremlin and naglagay ulit tayo ng stock na design na headlight ni Mojo 200. So, ayun, back to the topic. Kabit na natin yung bagong regulator. And ayun, all good na tayo. And testing na natin kung magcha-charge ng maayos at yung makikita ko dito yung sa voltmeter ko yung hindi na siya magzi-zero and ibig sabihin nun nagcha-charge na ng maayos yung battery natin. Let's go! So ano nga guys, kinabit ko na muna siya, ito na siya oh. So ginaya lang natin yung wiring niya. Next, gagawin natin is tingnan natin yung voltmeter natin. So 12.7 lang. Ayan. Ayan. 13.6, 14.1. Ayan lang. Masunog. Pesto lang natin maayos to. So yun na siya guys. Naging 14.3 na siya. Ayan. So magcha-charge na ng maayos yung Mojo 200 natin dito mga ka-rider. At yung time natin hindi na siya magpa-back to zero again. Kasi bumabalik sa zero to guys. Pag alam kong diskargado yung battery, yung time nyo dito is babalik siya sa zero. So ayan, okay na to. Walang tangke. Wala ng gas. Ayan. So ayun na mga ka-rider, kakabit ko na siya ulit sa dati niyang itsura. And kaya pala tinanggal ko pati dito yung flarings dito. Alam ko na hindi naman talaga kailangan kalagin lahat. May ayusin lang ako dito guys. So kaya tinanggal ko na buo. Ayan. So kabit na natin yung regulator natin at ibabalik ko na sa
dati yung Mojo 200. Ayan. Alright. So, bago nga pala natin ibalik sa dati, meron na yung isisingit, mga ka-rider. So, yung tropa natin, si Motoloco TV. Ayan, si Motoloco TV ngayon ay nagmamotocross din siya, guys. Mahilig sa hard trail, enduro. And naglabas din siya ng motor, which is yung Titan 250. And ayan, abangan ninyo yung review namin doon ni Motoloco TV. Ayan, and ako rin, gagamitin din natin yung Titan 250. And let's see kung gaano nga ba kakomportable, kung ano yung performance ng motor. And sana magustuhan natin pag sinubukan na natin yung Titan 250, mga ka-rider. And excited na ako nun. And abangan nun, ninyo po yun, mga ka-rider. So support lang sa ating channel, mga ka-rider. Pati na rin kay Motoloco TV. Ayan. So ayun na ano, mga ka-riders, at mukhang uulan nga na naman, no? And then close na natin yung video, baka abutan pa tayo ng ulan. So ayun na, maraming salamat sa panunood sa ating sa ating content ngayon, mga ka-rider, which is ngayon pinalitan na natin yung regulator natin ng bago. And then maraming salamat sa support sa lahat ng mga subscribers, commenters, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel, which is KVA Motovlog. Maraming salamat sa inyo. 2K subscribers na po tayo, at patuloy pa rin po dumadami at lumalaki ang ating pamilya dito sa ating channel, mga ka-rider. So ayun nga, super appreciated ko yung support ninyo. Pasensya na po kung medyo madalang lang ako mag-upload ngayon, medyo nabibusy lang po tayo. Hindi natin maiwasan mabusy. So meron po tayong mga vlogs na hindi pa na-edit, which is kailangan ko paglaanan ng time yon, mga ka-rider. So ayun, gusto ko pasalamatan yung mga tropa ko na laging nandyan, sa mga mekaniko ko, sina Mingoy, sina Aljun. Kapag may tanong ako sa kanila, kinokontak ko lang sila at ayun, bibigyan nila ako ng idea. And hanggang dito na lang muna ang ating video, mga ka-rider, at sana nagustuhan ninyo. And yun, kung pakiramdam nyo, sira na rin yung regulator ninyo, or hindi na nagcha-charge yung maayos yung battery ninyo. Ayan, kung mabilis mapundi yung ilaw ninyo, ayan, magpalit na kayo ng regulator, mga ka-rider, para sure at tumagal yung life ng mga ibang parts sa ating Mojo 200. So ayan. So maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel, mga ka-rider. Thank you for watching. Peace.